ano guys, unang-una sa lahat, dito naman tayo sa panibagong vlog natin, no. So, paano natin paramihin yung rubber plant natin? So, tatlong uri na mayroon kami dito. Tiniki, rubber plant, and lemon. Tapos yung kulay pula namin na ano, na rubber plant 'yan. So, pag ganito kalaki na guys, marami na 'to siyang suwi. So, gagawin natin guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-drafting ng rubber plant namin. So tara guys, doon tayo sa ano, sa kabila. So yan guys, dito naman tayo dito sa pagda-drafting natin, no. Yan. Una-una guys, na-drafting na to siguro mga 3 months na guys. So ang ginawa ng kasama ko ay hindi siya kukupit. Ito yung uri ng kukupit guys, yan. Yan. Yung kukupit saka moss magkaiba yung guys. So yung gamit niya dito guys ay moss. So yung ginamit niyang moss hindi ganong maraming ugat, no, sa after 3 months. 3 months niya dinrafting. Yan, ito guys, papakita ko lang sa inyo, no. Nung 3 months na drafting. Yan. May ugat na yan guys, yan mga ugat na yan, no. So hindi ganun kalago yung ano yan guys, dinrafting. Saka ito, ayan, nakikita nyo dito sa taas. Ayan, hindi ganun kalago, no. So sa tatlong buwan ganito lang yung kadami yung ugat. So ito na naman yung iba, ayan. So gagawin natin, magmamarko tayo dito na mas maganda dyan yung ugat, na mas marami yung ugat para pag transfer natin siya, masasabi talaga yung mabubuhay. Ito mabubuhay naman yan guys. So konti lang yung ugat, no? So gagawin natin guys, pag ganito na kasi kalaki yung puno o yung sanga, ganito kalaki, dapat malaki din yung ilalagay natin na ida-drafting para hindi po siya nagiging kapos, no? So first, tatanggalin natin yung dahon, yan, ito, yan, tsaka yung sa likod. So nakikita yung guys, yung pinakaguhit, dito tayo magguguhit, no guys, yan, yan, babalatan mo lang guys, pabilog, yan, tsaka hanggang dito. Yan. So ang nagsisimula dito yung pinakaugat, dito yung ugat tutubo guys, hindi dito guys, ha. Sa lahat ng dinrafting walang ugat na tutubong ugat dito, kasi ang dinrafting natin ay ito, yung dito. So yung magsisimula yung ugat dito guys. So kung tatakpan mo siya dito, kahit dito guys, kahit di na tumatamaan o kahit matamaan man yan, di talaga magkakaugas yan guys pag dinarapting natin siya. So yan guys, babalatan natin. Kailangan tanggal talaga yung balat guys para hindi babalik uli yung ano niya, yung balat niya, para hindi siya mabubuhay uli na ano, babalik sa dati, sa original. Yan ang gagawin guys. So paikot, no, tatanggalan lang siya ng balat. Yan, babalatan lang natin yan guys, na kailangan tanggal talaga yung balat niya, nagkukulay puti na siya. Kasi babalik kasi yan uli yan guys pag hindi mo natin tinanggal yan. So paikot yan guys, ha, huwag kayong magtira ng ano, balat. Kailangan matanggal talaga yung balat niya lahat. So kung itong sanga guys mabigat, pwede mo siya tukuran, katulad dito. Pwede mo siyang talian para hindi siya magbigatan. Kasi habang tumatagal yan guys, pwede siya mabali, no. So talian muna lang siya guys. Yan. So yan, start na tayo guys. Ito yung kukupit natin gagamitin, yan ito. Bakit kukupit guys ginamit natin? Una-una sa lahat guys,
kahit hindi mo siya diligan yung kukubit, guys, nagkakaroon siya ng moist, no, or pawis yung mousse natin, yung kukubit natin. Kasi sa mousse kasi, guys, yung mousse, guys, sasabihin ko sa inyo, sa mga padel-padel na natin nakukuha yan, no, yung mousse, ito yung kukupit, ito yung galing sa buko talaga. So hindi mo na siya araw-araw na diligan para magkakaroon ng tubig. So ito hindi na, nagpapawis to, guys. Yan. Yan. Iikutin mo lang yung plastic, yan. Tapos iikot mo lang. Tapos tatalian natin siya, guys. Yan. So pwede yung panali, guys, na ano, sa sako lang. Pwede kayong kumuha dyan sa sako. Pwede naman pantali yun. Ayan. Kailangan paigpitan natin para dumikit yung lupa dun sa ano, sa mismong minarkot natin, guys. Siguro after 2 months, guys, marami na itong ugat. So pwede mo na siyang ilipat sa paso or sa lupa. So yung itong puno, guys, lumalaki talaga yung ano, no, yung puno na to. Siguro kahit mga dalawang tao, guys, mahirapan pa ang ano, abutin yung puno. Lumalaki talaga to. Yan. Pag tinanim mo na sa lupa. So kung ayaw mo naman lumaki, ilalagay mo na lang sa paso, no. Ito, guys, nilipat namin to. Siguro hindi naman ganun kalaki, ha. Siguro mga 3 feet siguro, o 3 feet mahigit. Ganito na sa kalaki. Siguro mga mag-apat na buwan natin siguro to, guys, na tinanim tong ano, rubber plant natin. So papakita ko naman sa inyo, guys, yung tiniki namin na rubber plant, no? Tara, samahan nyo ako dun sa kabila, guys. So guys, dito naman tayo sa harap. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, yung tiniki rubber plant, no? Yan. So tatlong uri lang mayroon kami na ano, rubber plant na ano, magkakaiba na variety. So nilagay namin siya dito sa paso, guys, para hindi siya ganong lumaki. So ito yung mga ugat-ugat niya. Ayan, lumabas na. Pwede mo siyang palitan ng paso para maipasok tong ano, so yung ugat. So pwede mo siyang ano, guys, dahil may ugat na siya dito. Ayan, papalaguin mo lang siya, guys. Pwede mo siyang putulin. Ikat mo dito. Kailangan magtira ka ng isang dahon, guys, para pagsimulan ng ano, rubber plant natin na magsuwi. Yan. Pwede mo siyang itanim na siya, guys, kasi may ugat na siya, guys. Yan. So ito yung isa. Ito yung ano, rubber plant namin. Tiniki rubber tree. Yan. So yan. So yan, guys, napakita ko na sa inyo kung paano natin paramihin yung rubber plant natin, no. So paano natin i-drafting kung ano yung pwede natin gamitin ay pang-draft. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood ninyo sa aming YouTube channel, sa Team Camboy. Salamat sa inyong suporta at comment. So hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. Thank you.